tipo estudio en la escuela. Pajarito se cunde por ti cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ¡ay! Ratones, pez, miércoles, jueves, ¡ay! Todos, todos. Lunes, martes, ¡ay! Ratones, pez, miércoles, jueves, Good morning, Royal Clan! What's up, mga Mawinian? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube live. Okay, maagang live natin. Hindi tayo nakapag-live kagabi. Ano, nakatulog ako ng bonggang-bongga. Oh, nga pala, nagpa-presscon kagabi si kahapon si PRRD sa Grand Mensing Hotel sa Davao. And doon nga pala napag-usapan din, no, yung hindi pa ako nakakapag-react dyan, yung gobernador po ng Davao del Norte ay sinuspend ng Kuting Junior Administration, ng opisina ni Kuting, opisina ng presidente, sa hindi malamang dahilan, wala namang ginawang kasalanan yung gobernador na yon. Binigyan nga lang niya ng permit para makapag-rally ang hakbang ng maisog ngayong 14. When was that? When is that gonna be? Sa Linggo na, mga atat kuya, Friday morning na dito sa Pilipinas. So that's gonna be 3 days from now, almost 2 days from now. May panibagong hakbang ng maisog. At dyan na naman, although nung pangalawang hakbang ng maisog sa Cebu, ang alam ko medyo subtle si PRRD nun, baka sa hakbang ng maisog part 3, marami na namang pasabog laban kay Marcos Jr. Lalo pa ngayon, nakalkal yung mga issue niya about, teka lang, ating audio, diretso na akong humahanash din niya. Check na muna natin. Ini-ignore ni Kuting kasi yung, di ba, yung usapin patungkol sa kanyang supposed, yung supposed na, anong supposed? Yung nababalitang documents from PIDEA na siya ay may mga session ng pulburo noon with the artista na si Terry Terry. My God, my God. At siguro para maiwasan din niya na mapag-usapan at kailangan may mapag-usapang bago na turuan si Kuting na dapat ay mag-release ng, di ba, ng statement or magsalita sa media, lalo't umalis na naman, pumunta na naman ang Kuting Jr. Nagtatapang-tapakan lang yung Kuting Jr. na yan, palibasa ilalabas ng Pilipinas. Ano? Ayan ba yun? Oh, nagtatapang-tapangan lang ang inanitan. Oo. At saka syempre may pwesto siya ngayon, 'di ba? Siya ang pinakamataas na leader ng Pilipinas. Kailangan may kaunting angas kuning. Oh, 'di ba? Simula na ng gulo ni PRRD at ni Kuting. Hindi talaga inevitable 'yan, mga atat kuya. Dahil ikaw, Kuting, budol ka, nangako ka pa, no? Nangako ka pa na itutuloy mo mga nasimula ni PRRD, pero wala ka ng war on drugs, wala ka na ring build, may pa-utot-utot ka pang inamukang build better more agang-aga. Lalamangan pa daw yung build ni PRRD, build better more. Nasaan ang build better more mo? O ano ang pinapagawa ninyo ngayon, mga inanitan kayo? Wala kayong proyekto ngayon sa Pilipinas. Gumala ka ng gumala, nood kayo ng concert ng ina mo ka, karmahin ka na sanang yawa ka. No, sagad-sagad hanggang buto, karmahin kayo, digital naman ang karma. Sana talagang, binoko, parusahan kayo ng nasa itaas, mga hayop kayo, yung sama ng loob. Diba, yung galit na binibigay nyo sa mga Pilipino ay sana'y maano na. Parusahan na nang nasa itaas ang balikan sana kayo mga hayop. Diyos ko, hindi ko sukatakalain mga ate at kuya. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko nga halos mabatikos yung Kuting na yan kasi kamukha naman yun ng mga tiyuhin ko. May resemblance ang itsura ni Kuting sa mga kamag-anak ko eh. Kaya parang kapag ka na pagsasalitan ko ng hindi maganda yung si Kuting Jr. na yan, para ko na rin binabarabara ang mga mahal ko sa buhay, itong mga tiyuhin ko. Parang hindi ko na nirerespeto ang kamag-anak ko na rin or kakilala. Tsaka kasama ko naman si Kuting Junior na yan nung panahon ng kampanyahan eh. So, di ba, we were his supporters at nasaan yung maiingay ng mga anti-Marcos noon na grabe sila balahurain. Ha, nasaan na, bakit naduduwag or kakampi na? Ang mga anti-Marcos ngayon ay ang mga dating loyalista, ang dating mga supporters na katulad namin. Oh,
nagkaisa na silang mga inanitan at naiwanan tayo, no? Naiwanan ang taong bayan. Ilan ba tayo ng 120 million? At least wala daw akong kamag-anak ng ngiwi. Oo nga naman. Or at least gumagamit ng pampangiwi, 'di ba? Kahuwig lang talaga. Kung napapansin niyo, soft yung features ko, 'di ba? Ganun din yung features ni Kuting, 'di ba? Hindi siya makanto, hindi masculine ng itsura niya. So nasa lahi namin 'yan. At may mga tiyuhin ako, tiyahin na hawigin ng inanitan. Diyos ko, nakaka-imbiyar na. Okay, sa ating survey, mga adit, kuya, mag-join ang lahat, walang daya, very fair. O, pag pindot nyo, labas agad ang resulta. Join the survey, malaman kung sino ang mga mata ng kabilang parlor din eh. Sino ang dapat mamuno sa Pilipinas o sino ang totoong nagmamahal sa Pilipinas? Si PRRD ba or former PRRD or si Kuting ng inamoy-amoy? O, sabi ng ating main channel, 100% si PRRD ang totoong nagmamahal. Ikaw, Kuting, kasi nararamdaman na ng Pilipino, halatang-halata, wala kang compassion in mukha. Eh kasi nga ang lahi nyo lumaki sa mga gated subdivisions, Forbes Park, baga naman. Ano ang kamalayan mo sa kahirapan? Eh di ba palabas-labas kayo ng bansa, gala kayo ng gala, gated subdivisions. Division, di naman siguro napapasok yun ng mga namamalimos, mga tao vendor, ice cream vendor, baka selecta lang nakakapasok or magnolia, o hindi napapasok ng mga badjaw at kung ano pa man yung gated community ninyo. Wala kayong ka-idea kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. Diring-diri kayo sa mga Pilipino tuwing lalabas kayo or mag-shake hands kayo kapag kapanahon na ng eleksyon ng mga pambubudol yung ina nyo, ang galing-galing nyo, pati kaming mga supporters, utu-utu rin, no? Hindi naman kami utu-utu, hindi namin kasalanan yan. Hindi natin kasalanan, hindi dapat victim blaming, hindi natin kasalanan na budol tayo, magaling lang talaga silang mambudol at naniwala tayong itutuloy niya ang mga nasimulan. Hindi tayo nakikinig kay PRRD, but this time we have to listen to the former president. Okay. May pakending ba? Parang wala namang pakending. Parang wala, no? Silipin ko nga. Meron bang nagpakulay sa buhay natin ng mga nakarang araw? Ah, parang wala naman. Okay. Silipin ko na lang muna ang mga early birds. Hindi ko makita ang pangalan ng ibang early bird sa main channel natin, but Ate Marivic Nino, I don't know. Hindi ko makita ang pangalan, ako cover kasi. Ate Lorena from New York, Kyle TV, sa ating Princess Maui 2 channel, sino-sino ang mga early birds. Ate Marga, ganda daw ng lipstick ko, Manuling Morato lang po ito. Manuling Morato. Ate Betsy Gatasi, Mrs. Mommy, pampakulay daw ng buhay ang ating live. Thank you so much. Ate Max Lascretti from Hong Kong. Hello, hello, ate. Lahat mo nasa Hong Kong. Hello po sa inyo. Tamba Butod, nasabon si Lagdameyo kay Tatay Diggs kagabi. Correct. Yan si Dark Choco raw ang pangalan niya. Diba? Totoo naman, kung ano itong nakaka-horrify sa Yokoteng, andyan naman si Anyo, diba, sa... Yung anyo na yun, may kaunting ano rin yun, para pagkabalimbing din yun. Appointee ni PRRD, pero nandyan pa rin kay Kuting Jr. Nga pala mga atat, kuya, ewan ko kung narinig yung nabanggit ko dati, may ilan sa mga appointees ni PRRD ang nasa, lahat kasi halos ng mga in-appointee PRRD, sinisipa ng Kuting administration. Pero may mga ilan-ilan na naiwan, nababanggit ko yun sa mga nakaraan kong vlog. Yung mga naiwan na yan na dating appointees ni PRRD, allegedly, according sa mga nagchuchu na mga kakilala nila, nagbayad ng malaki in millions para huwag tanggalin sa pwesto. Sabi ng mga insiders. Nagbayad ng millions. So, ibig sabihin, they can deliver to the demands of the ahas. At enjoy nila ang... power, ang pwesto, at malamang may nakakamkam din, alam nga namang makakapagbigay yan ng milyones para huwag matanggal sa pwesto, di ba? Allegedly, may mga ganyang ganap. O, take note, ang nagbigay ng info sa akin ay ano, abogado. Nakilalang kilala at kaklose na kaklose ang ilang appointees ni PRRD na hindi pa natatanggal sa pwesto kasi nga they can deliver in millions. Diba? Nakakaloka tong administrasyon na yun. Okay. Ate Ruthie, hello. Tom Glad. Para daw akong si Sas. Naku, hindi ko carry ang leveling ng intelligence ni Sas.
ang pagiging seryoso ni Sasas, diba, sa academics. Hindi ko carry yun. Yuri Ghost, Princess of YouTube daw ako. From Canada, Ate Angelica Baluyot. I was horrified to know that BBM Bangag was only second year college. I know, grabe ang pasabog ni PRR. Ah, sabi ko na eh. Kaya pala parang mediocre lang si Kuting, di ba? Natatalbugan ko pa sa credit. Kuting, second year college ka lang pala. Di ba? Inamukha, hindi ka marunong, hindi yung sinasagot, hindi mo nililino to. Marami kayong palabok nung kampanyahan. O, di binukin ka ni PRD. Kendi nga muna. O, pera-pera talaga. What? I love you. Hindi yung boko ng bugado. Hindi. Hindi, yun ang nagsabi. Abdul Malik, Ate Emma Perda, hello. Tiklop ang mga trolls kagabi. I know. Sabi ni Miss, what are we missing on the fly? Ate Emma Perda, hello. Nandito rin sa ating main channel. Oh. Oh. Mataas pa ang pinag-aralan ni Kuya OFW Hero kay Kuting. Thank you so much, Kuya, sa unang kinang sa ating buhay. Oh. Diba? Hindi naman po kasi yan requirement kasi kapag tatakbo kang presidente, dapat may 10 years residency ka sa Pilipinas. Dapat 40 years old and above ka. You're able to read and write. Diyos ko po, pinakamataas sa position sa gobyerno, able to read and write. Marunong lang bumasa at sumulat, Ginoo. Yan yung mga bagay-bagay sa constitution natin or saligang batas na pabor kami na baguhin. Luma na nga kasi yan, hindi na nag-a-apply sa recent na panahon itong Cory Constitution at maraming loopholes. Payag kami, maraming payag na baguhin ang Constitution para umayos ang buhay natin. Diba? Problema mo, hindi natin mapagkatiwalaan ang pamunuan ni Tamba at si Ahas at si Kuting kasi alam naman natin na kapag binago nila yan at ginalaw nila, magiging pabor lang sa kanila. Kahit ano pang gawing palusot ni Gadon, na gusto lang naman daw niya na ang election every 6 years na lang, wag nang every 3 years kasi di ba may 3 years nga kasi elections lagi yung local, iba pa yung local kasi sa national eh dagdag gasos, utot mo Gadon, utot mo, nagpapabango ka lang sa mga local politicians, wag kami. Okay, we weren't born yesterday. Hindi kami Volvo. Tigilan mo kami, no? Huwag niyong niloloko ang mga Pilipino. Kayo, sampo ng mga kampo ni Kuting. Okay. Let's discuss na po. May ako nasilip ng inyong comments. From Baguio, Peachy Fritz, hello po. Lahat ng mga nanonood sa Princess Mavi 2, special mention. Alright. Hindi na napigi... Ayaw gumana ng mouse. Hindi na napigilan ni PRRD, mga ate at kuya, na umimik. Nagpa-press con si PRRD sa Davao, sa Grand Mensing Hotel. Dahil nga gusto niyang sagutin itong mga paninirang puri. Sabi ko na, isasabunin ni Tate Digong tong VP Sara, tingnan mo tong katande mo, oh. Tingnan mo tong leader, itong, yeah, katande mo nung election. Itong binabaliwala ka na ngayon, sinisiraan ng tatay mo. Hindi, huwag nating asahan si VP Sara na ipagtatanggol ang kanyang tatay. Diba? Mamaya natin puntahan yung mga pasabog ni PRRD, pero saan ba nang galing itong biglang pagpapatawag ng presko ni PRRD sa Grand Mensing Hotel sa Davao, and binarabara niya si Kuting, sinabo ng bonggang-bongga, minura pa, shoot ng inamuraw, Kuting, deserve na deserve mo yan. Ha? Kasi ikaw nga naman kasi Kuting, nagtatapang-tapangan ka lang porke lalabas ka ng batsa. Okay? Ang angas-angas mong sabihin na nakakakilabot itong ginawa ni PRRD na pagkasundo sa China, may secret agreement daw, 'di ba? Gentleman's agreement si PRRD with China at binenta na daw, sira ulo ka pala Kuting. O ano ba yung sabi nga ni Spoke Sari Roque, maybe we can watch his video. Makinig tayo, no? Na anong sinasabi mong binenta na ni PRRD yung Pilipinas sa China? Ang teritoryo natin, oh, hindi mamumura ka nga ni Tatay Digong. Mamaya natin puntahan yung mura ni Tatay Digong ka-etik lang. Oh. Nire-ready ko lang yung video ni Spoke Sari Roque kasi although nabatikos ng konti ni PRRD si Spoke Sari Roque kagabi, at si Spoke Sari Roque, binubulgar niya itong mga ka-ururan ni Kuting. Oh, di? Hold on. Okay.
So ano ba yung nagpainit, para nagpanting ang tenga ni PRRD kaya biglang nagpa-presscon, sinabon-sabon si Marcos Jr. Eh. Di binoking, second year college lang palang inanita. Talbog pa natin mga nakapag... Diba, hindi naman sa pagmamalaki o hindi naman sa pag, diba, pangmamata sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo dyan na mga kababayan natin. Pero iba po kasi ang level. Ako na po ang magsasabi sa inyo. Iba yung self-esteem, iba yung confidence ng mga nakatapos ng kolehiyo. Kasi when I work in a salon, mga ate at kuya, undergrad, parang sikuting lang ako noon. Ang tinapos ko, vocational course lang. And nag-attempt ako tumungtong ng college by my, nag-working student ako noon sa Binyang, nababanggit ko na sa mga nakaraang vlogs ko yan. Nag-take ako ng 4-year course. First year lang ang nakaya kong tapusin. Kasi nga po, ang hirap. Hindi rin madali na working student, kaya nga grabe ang saludo ko sa mga kapwa ko working students, hindi po biro yan. No? Banga ganyan, kasi katulad ko, after kong mag-quit sa salon, nagtrabaho nga ako sa call center, graveyard schedule ako, ibig sabihin, sa gabi ako pumapasok sa call center, kasi American account kami, American time din yung kailangan naming maging trabaho, di ba? Gabi sa Pilipinas, araw sa Amerika. So araw tumatawag ang mga kano. So graveyard schedule, gabi, pag kinabukasan, out ako sa trabaho, 6 o'clock out ako, 7 o'clock, pasok sa school, isang oras tulog ko, minsan lumalagpas ako, no? Sakay ako ng bus papuntang school, lumalagpas ako, nakarating na ako ng Maynila, ay nasa probinsya lang naman ang school ko. Mga pagdurusa ko nung araw. And then lutang na lutang din ako sa klase kasi nga antok na untok, antok galing sa trabahong puyatan. Pagdating ng school, sabi ng mga teacher sa akin, Maui, know your priorities. Ganun din yung sabi sa trabaho sa akin. Maui, you have to know your priorities. Ano ba pipiliin mo? Mag-aral o magtrabaho? Pareho kung hindi ako nagpe-perform ng maayos sa school, at saka pareho silang nakocompromise, di ba? Hindi ko babalanse. Hindi ako nagpe-perform ng maayos sa school kasi nga lutang ako, hilong-hilo. Ganun din sa trabaho dahil nga ang isip ko lumilipad at puyat din, pagod, tapos kailangan kong gawa ng mga assignments. Grabe po ang dusa. But despite that, natapos ko po yung pag-aaral. So I'm very proud na nagawa ko yan. Nag-pandemic pa mga atit kuya, laglag na ang balikat ko. Ipinagpasa, Diyos ko na, Diyos ko po, Ginoo ko, saan ako kukuha nito ng, di ba, ng gagastusin sa pagpasok, paano ko ito kakayanin. Wala, sarado ang mga salon, di ba, hindi na rin ako bumalik sa call center. Bahala ka na, Lord. Kung kagustuhan mo, hindi ako makatapos, edi, sige na. At least tinry ko ulit, di ba, for the third time. Pero luckily, and maybe because of the grace of the Creator, natapos ko ang pag-aaral. At least ako natapos ko. Is it good thing? In denial pa ang inanitan ko ano-ano pa mga palusot noon na ang mga second year level daw sa UK, ay kapantay naman ng diploma sa Pilipinas. Ayaw kasing sagutin, o di nabuking ka ni PRRD, mamaya nagpag-usapan yan. Pero itong pinanggagalingan ng init ng ulo ni PRRD at pagmumura finally kay Marcos Jr. ay dahil sa sinabi niyang nakakakilabot daw. Ang sikretong meeting ni PRRD or sikretong gentleman's agreement na dinidinay naman ng ating Pangulo, diba, with China. Oh, sabi Jun, oh, kuting ikaw baga ay bangag, ha? Ayan po. Bago umalis ng Pilipinas, bago pumunta ng Amerika, si Kuting, ito ang sinabi, at sabi nga ni Spokesman ni Roque, nagsalita ka lang para may mapag-usapang iba. Binatikos lang niya at binanatan si PRRD para doon mapunta ang atensyon ng taong bayan. Sa kanyang, di ba, gusto niyang magkaroon ng parang fear ang mga tao. Diyos ko, nakakilabot ang ginawa dito. Yun ang message ni Kuting. Nakakilabot ang ginawa ni Duterte. Binenta na tayo ang teritoryo natin kung ano-ano pa man sa China pala. Sikreto, wala tayong kaalam-alam. Grabe, nakakilabot. Kuting, sino nag-feed sa'yo nito? Tapos yung tinanong, anong nakakilabot doon sa gentleman? Ano bang laman ng gentleman's agreement? Hindi ba paliwanag ni Kuting? Kaya nga sabi ni Spokes Harry Roque, teka muna, bangag ba siya? Wala ba siya sa sariling pag-iisip? Ano ang kinatatakot niya? Bakit ka paranoid? Ano ang nagpapakilabot sa iyo na dapat din mangilabot ang mga Pilipino sa pakikipag-usap ni PRRD with President Xi na hindi alam ng kanyang administrasyon? Sabi nga pala ni PRRD, ha, kung ano man ang pinag-usapan nila ni President Xi, hindi naman siya lang mag-isa yan. Kasama niya ang kanyang gabinete na kailangan nandun. So DFA at kung sino-sino pa, even Anyo, na tao ngayon ni Kuting, empleyado, appointee pa rin ni Kuting, di ba? Nasa gobyerno pa rin at administrasyon ni Kuting, si Eduardo Anyo. Kasama naman doon yun sa pakipag-usap ni PRRD. Di tanungin mo daw, Kuting, si Anyo, kung ano na pag-usapan, ba't wala kang alam? Nangingilabot ka sa bagay na hindi mo alam? So, halimbawa, napag-usapan yung Loch Ness Monster dyan sa UK, di ba? Yung parang malaking maladinosaur doon sa lake.
somewhere there in the UK. Meron daw parang dinosaur doon eh, sa ilalim ng lawa, na umaakon doon, nangangain ng tao. Tapos sabi ni Marcos Jr., ay, nakakatakot naman yung Loch Ness Monster. Ano yung Loch Ness Monster? Napala. Ay, hindi ko alam. Ah! Meron lang trending na Loch Ness Monster sa UK. O kahit dito sa Pilipinas, may napag-usapan, halimbawa, may nakakatakot na ano, na buwayang apakalaki dyan sa lawa ng Laguna Lake. Eh, sa Laguna Lake, halimbawa. Lawa ng Laguna Bay o Laguna Dibay, may nakakatakot dyan na monster. Sabi naman ni Marcos Jr., ay, grabe, nakakakilabot. May nakakatakot doon. Tapos sinanong siya, ano po ba yung nakakatakot na monster? Anong klaseng monster? Hindi ko alam. Bangag ka ba? So, yan nga sabi ni Marcos Jr. dito, mga dat kuya. Ano sabi? I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement, yung gentleman's agreement nga, the territory. Diyos ko po, ginaukuting ina mo ka, masasampal ka ni PRD. Pasalamat ka, immune ka sa kaso, hindi ka pwedeng kasuhan kasi presidente ka ngayon. Kung tutuusin, libelous itong mga sinabi ni mo laban kay PRRD. Kaya hindi nakatay si PRD at patawag ng presscon, punta natin mamaya. O, diba? Inilagay daw sa alanganin, ikinompromiso daw ni dating Pangulong Duterte ang ating teritoryo, ibig sabihin ang ating lupain at mga karagatan. The sovereignty, ang kasarinlan natin, so wala na daw tayong kalayaan, diba? Sakop na tayo ng China, ito lang ibig niyang sabihin. And the sovereign rights of the Filipinos, ang karapatan nating mangisda dyan sa South China Sea. Ganyan. O para nandun yung BRP Sierra Madre, may post naman tayo kasi we are one of the, di ba, the claimants, kung ano man dyan, karapatan natin mangisda, kunin ang kayamanan ng karagatan dyan. Hindi naman natin yung pag-aari. Hindi abot yan ng 13-mile territorial waters natin, mga atit kuya. Like, gaano ba kalayo yung, kung anong meron dyan, yung tinatawag natin West Philippine Sea, ayungin kung ano. Lagpas po yan ng 13 nautical miles. Like mga 20 to 50. Maybe I can find it for you, mga atat kuya. Hold on. Okay. Okay. 732 kilometers. And then kilometers to nautical miles tayo. Teka lang ha, naghahanap ako. Okay. Magko-convert tayo eh. Iba kasi yung nautical miles sa miles. Mas mahaba po yata ang nautical miles kesa sa milya lang. Ang milya like mga ilang kilometro yan, 1.6 kilometers yata per mile. No? Pero yung nautical miles mas mahaba, mas malayo. So, alamin natin kung gaano kalayo ang ayungin shoal ha sa mismong beach ng Pilipinas or maybe sa Palawan. Sa tabing dagat, okay? Gaano kalayo ang ayungin shoal na di umano inaangkinan ng China? Atin daw yan, ha? 732 kilometers. I-convert natin ang 732 kilometers sa nautical miles. Diyos ko po, kuting. Ang kinoconsider lang na pag-aari ng Pilipinas ay 13 nautical, ko pagkalayo pala ba atit kuya? Ang kinoconsider lang na teritoryo or at least territorial waters ng Pilipinas sa naaalala ko, 13 nautical miles. So para siyang mga ano yan eh, mga tipong mga 26 to 30 kilometers lang. Parang ano lang yan eh, sabihin mo Alabang hanggang mga Kalamba. Ganun lang yata. At least sa Tansya ko, hindi ako sure kung tama. Pero mga ate at kuya, ang layo ng ayungin shoal mula sa pinakadalampasigan ng Pilipinas, kung halimbawa sa Palawan man, ang pinakadulo, 395 nautical miles. Apakalayo nun. Hindi na natin yung teritoryo. Meron lang tayong sovereign rights. Pwede tayong mangisda, pwede tayong manguha ng mga perlas kung ano mang meron dun sa pinakamalalim na part. Diba? Or kumuha ng mga bato-bato or kung ano. Wala kang isla dun. Hindi natin pag-aari yan. So, kaya gigil na gigil si PRRD kay Kuting ng inanitan. Oh. Kasi sinisiraan mo si PRRD. Are you out of your mind, Kuting?
binenta, kinompromiso na daw ni PRD sa sekretong meeting niya with President Xi ang ating teritoryo. Anong teritoryo? Anong isla ng Pilipinas ang naibenta ni PRD? Baka ang nagbenta ay si Trililing. Alam mo yan. Ni Enrile Cuting at si Enrile ay presidential advisor mo, kasama mo sa loob ng kamangyang. Bakit hindi mo tanungin ang matandang yan kung sino ang nagbenta ng kung alinman? Alam yan ang matandang Enrile. At alam din niya ni Anyo kung anong napag-usapan, kung meron mang sekretong pag-uusap si PRD. Dinidinay nga ni PRD na may gentleman's agreement. Eh. Word lang yun ni Spokes Harry Roque. Oh. Ano ang sabi ni Malutikia dito, mga datkuya? Oh, basahin natin to. When A, or person A, ang ibig niya sabihin dyan, ano? When person A, or kung sino man yung taong ito, variable kasi yung A eh. Pero ang ibig niyang sabihin dito ni Malutikia, mga tatkuya, yung may-ari ng yung Publicus Asia. Ang ibig niyang sabihin ng A dito ay si Cuting. When Cuting comments on something unverified, nagkomento siya, nakakilabot, sabi kilabot na kilabot ang inanitan. Cancels it, and then horrified, it tells you what? Stoic? Haham. Pero ang punto niya dito, ano eh, strike parang ano na yung parang some kind of a kabalan or hindi mo, or kung hindi man kabalan, hindi mo nakikita sa mukha niya yung totoo niyang talaga naman mga dad kuya, sa interview kay Cuting bago siya umalis, nakakilabot na kilabot siya, hindi naman kita sa mukha niya na talagang natatakot siya. Thank you so much Ate Jenity. So etos pala ka, sino ang nag-advise sa'yo Cuting na magsabi ka sa harapan ng press na ikay kinikilabutan? May nagturo ba yan sa'yo? Tapos nung tinanong ka, anong nakakakilabot about the gentleman's agreement, about the secret agreement na sinasabi mo? Oh. So gusto mo lang talagang ma-divert siguro, sabi nga ni Spokes Harry Roque, and maybe we can listen to him, ha? Gusto mo lang ma-divert ang atensyon doon sa usapin ng legit pala yung papel, yung pre-operational report ng PIDEA. Hindi kasi tinanong ng media eh. Ano maaasahan natin sa Philippine media, mga tatkuya? Sa vlogger na lang kayo tatakbo. Mas marami nga lang ang mga vloggers or ensaymada vloggers or sip-sip vloggers sa palasyo ngayon kaysa sa aming pumupunta. Iilan lang kami, iilang piraso lang ang mga vloggers na naglalakas loob katulad ni Miss Marlica, General Macana, Sinabanat Baig at Papano. At ang inyong prinsipesa sa pumupuna ngayon kasi hindi namin maagwanta ang mga pagtatanga-tangahan ng mga ibang vloggers dyan na yung iba naman nag-aabugas siya. Ay, wala silang choice eh. No? Kesa mag... Ay, Diyos ko, yung kakilala ko ang vlogger na millions ng followers, nagtatanga-tangahan na rin. Ay, kesa sila yung magurgur. Mahirap kasi magsalita ngayon, mga atat kuya. Delikado buhay namin. Nilalagay namin sa... Kaya mga atat kuya, ako na magsasabi sa inyo, ha, pag may nangyaring masama sa akin, alam nyo na kung sino ang may gawa. Either nalaglag sa bangin ang sinasakyan kong jeep, tricycle, or maybe natamnan ako ng asin sa bag ko, or maybe ako'y nasaksak na bangbang na sniper, alam nyo na kung sino ang salarin. Ha? Wala akong ibang kaaway, mga atat kuya. Dati kaaway ko mga dilawan, pero mga dilawan ngayon parang kakampi na rin naman ni Cuting, di ba? So actually, kung ako'y babangbangin ng mga kaliwa, si Cuting ang malilintikan dyan. Ay, ano ba? Ano, sino ba si Princess Maui? Sino ba si Maui Spencer? A vlogger yan na pumupuna ngayon sa administrasyon ni Cuting. O, sino ngayon ang binabanat-banatan ni Cuting, binabanat-banatan ni Princess Maui? Ay, baka yun ang salary. Okay? Anyway, let's listen to Spokes Harry Roque at kayo na po magsabi kung tama yung binanggit niya dito na umiiwas lang si Cuting sa issue na siya ay bangagels. At sa mga sinasabi niya, kinikilabutan siya sa bagay na hindi niya alam, ay bangagels. Bangagels lang talaga. Oh, let's listen. Doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna. Ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Eh, bakit siya naging horrified? Nako, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Eh, bakit mo sasabihin horrified? At bakit mo sasabihin may binigay na soberenya at sovereign rights? Eh, wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ang tanong, bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman?
Hello, is anyone home? Tasa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Pero himay-himay natin yang horrified daw siya. Bakit kanya sinabi yan? Abi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, eh talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippines si issue na ito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So, linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka makadeliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre, ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, naging natrato ng kalaban ng China, siyempre, hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Pero, PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit? Actually, yung 20 pesos na kilo ng bigas, alam nyo, ang pang-rebut dyan ng mga Ensaymada vloggers or ng mga sip-sip vloggers sa atin. Tayo daw mga DDS ay mga takaw bigas. Mga masisiba daw tayo sa bigas dahil dinedemand na mahilig daw tayo sa bigas or mahilig tayo sa kanin. Ano magagawa natin? Pilipino tayo, di ba? At pinangako ni Kuting eh, ba't hindi na lang niya aminin? Pasensya na po kayo, hindi natin magawa kasi lumiliit ang mga areas. Binili kasi ni Cynthia Villar at saka ni Manny Villar ang mga palayan at tinayuan ng subdivision. Hindi niya sinasagot kung bakit hindi niya magawa. Laging sasabihin niya, malapit na tayo dun sa pangarap nating maging number one po sa listahan ng mga Pilipino kung paanong ma-afford pa ang mga mahal na bilihin. Malaking tulong sana yun eh, di ba sa mga Pilipino kung sakaling bumaba ang presyo, ay pamahal nga po, 70, 80 na ang, at hindi masarap na bigas ang mabibili mo sa halagang 60. So ikaw Kuting, halatang halata na hindi mo nagagawa ang mga pangako mo, hindi mo kayang i-resolve ang problema ng bansang ito, dinadivert mo ang attention, tapos ngayon may usapin pa na ikaw ay bangagels. Pinadivert mo ang attention para magalit ang tao kay PRRD, nakakilabot ang kanyang ginawa, binenta ang ating teritoryo, libelous kung tutuusin. Ha? Hindi ko lang alam kung si PRRD ay mahilig mang kaso ng tao, pero si Kuting, yung maraming gustong kasuhan ng mga, ano, eh, si Ms. Marley ka, kinakasuhan nila eh. O pinapakasuhan sa mga Alipores, di ba? O kunwari mga designers mo na magkakaso, Pidea, inuulukan din kasuhan si Ms. Marley ka, si Tony, kinasuhan si Ms. Marley ka. Pero ang utak ng mga yan ay ang Kuting at Ahas. O, at malamang si Tambire. Ang may nangangarap maging pangulo ng Pilipinas. O, tas gala ng gala, nood ng concert, may pakilig moment pa na, ay, nagtatampo na yung asawa, hindi yan ang kailangan ng mga Pilipinong inanitan mo ka. O, tapos para kang sinoy-noy rin, ano, biniblame mo ang nakaraang administrasyon sa gusto mong magalit ang taong bayan sa nakaraang administrasyon para ikaw ang mabango. Pabanguhin mo ang pangalan mo without destroying the reputation of the past presidents ng inanitan mo ka. Ha? Tapos isasabak mo kami sa giyera? At ang gusto mong palabasin, kaya tayo papalag sa China dahil binenta kasi didigong yung mga teritoryo natin kaya dapat natin ipaglaban ay inamukang talaga. Tapos sinatanong kung ano kinakikilabutan mo at kung ano yung kahindik-hindik at katakot-takot na yan na gentleman's agreement. Tapos hindi mo alam ang kinatatakutan mo, hindi mo alam ano ibig sabihin yan, paranoid ka. Ano ang nagpa-paranoid sa'yo? Ano ang hinihitit mo, kinakain mo, iniinom mo or tinitira mo na nakakapagpapraning sa'yo? Ano kaya yun, mga tatuya? Pag-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Kending muna para meron din. Woo! Pinagkita ang Kuting. O, gito ko. Mawawala ang conclusion ko. Yeah.
Yarot daw. Thank you so much, Ate Jenny T. Sa bonggang pakulay sa ating main channel, talbog na naman. Sa ating backup channel, rather. Sa ating Princess Maui 2 channel, talbog na naman ang main channel natin ng Princess Maui 2 YT. Oh. Ate Vian, Ate Band, I'm sure. Take care, guapa. Thank you so much po, Marshy underscore 214. Pwede bang sila kuting at butod na lang ang nasa MV or, yeah, BRP. BRP, Sierra Madre. Sana nga, doon silang dalawa. Mga yawa. Lee Kuan Yew advocated for meritocracy so that all civil servants holding high office should have the highest qualifications and not just based on popularity. Kaya umunlad ang Singapore. Yes, even yung mga teachers dyan, ang laki ng sweldo. Kapag lawyer ka or professional ka, ang laki ng sweldo. So talaga namang, di ba, paunlad ang Singapore. Ay dito sa Pilipinas, makatapos ka man ng kolehiyo, wala kang choice kundi magpaalila sa ibang bansa kasi wala namang agawan. Palakasan pa dito, mga kuya. Isa pa yan sa bagay na nadidisappoint ako sa Pilipinas. Para magkaroon ka ng pwesto sa, diba, kung teacher ka, tapos gusto mo magparanking or gusto mo mag-apply sa public school, palakasan din. Ang dai-dai teacher sa Pilipinas, ano nangyayari? Napupunta sa call center. Ako kung if all else fails, mga kuya, kung di ako mag-succeed sa pagbablog, baka ako'y bumalik ng call center. At hindi ako magtatrabaho, hindi ako magtuturo, mga tat kuya. Kasi nga late ang sweldo sa Pilipinas. Oh, kita niyo kami, tapos na nga kami ng kolehiyo, hirap pa rin sa paghahanap ng trabaho. Paano pa yung hindi? Pero huwag kayo, hindi nakatapos ng kolehiyo, oh, second year college lang eh. Presidente ng Budol indeed. Oh. Right? Oh. Vlogger na Hudas, sabi ni Kirk Di Mayakyak, maraming Hudas, maraming sip-sip vloggers. Lahat ng vloggers na sip-sip kay Kuting, huwag kayong man... Ako na nga nagsasabi sa inyo mga ate at kuya, siguro naman hindi ka pwedeng maging vlogger kung wala ka nito, right? Kung hindi ka critical thinker, hindi ka magaling mag-isip, hindi ka, di ba, kung konti lang alaman ng kokote mo, paano mo mai-inspire, although nilalait ako ng mga, mga bashers natin, mga padilawan at mga sip-sip kay Kuting. Sabi niya, ay si Maui, ano yan? Palengke vlogger. I don't care. Okay? Pwede naman ako mag-vlog, gamitin ko ang English language. O English major naman ako, galing pa ako sa call center. Pwede naman ako magpa-social dito eh. Right? Pwede ako mag-vlog in English if I want to. Pero hindi ko ginagawa kasi kailangan ko pong, di ba, hindi ko naman pwedeng i-assume na lahat ng nanonood sa atin ay mga mataas ang aral or di ba angat sa buhay. Maraming nanonood sa prinsesa lalo sa Pilipinas na mga ordinaryong Pilipino lang din. At gusto nating maabot at syempre ang naluloko ng Kuting administration ngayon sa tulong na rin ng mga sip-sip vloggers at sa pagbubulag-bulagan na rin ng media ay ang mga ordinaryong mamamayan. Kaya ang aking vlogging ay in layman's term na lang lahat, di ba? Ordinaryong as in Filipino language. Diba? O, native tongue, if you may. Ganun na lang yung pagbablog ko. Ay, ano kung palengke ang sir ang ating vlog? Dead Marquez. O, ano kung hindi class ang ating vlog? I don't mind. Ang importante, na i-relay ko lahat ang gusto kong sabihin ang naiintindihan ng marami. O, hindi ba kayo nagtataka at mga tat kuya? Ako nga ay Bisaya eh. O, kung dapat ka, nagbabalubaluktot ang dila ko dito. Tapos ang tinitirahan ko pang probinsya ngayon, matigas, hindi pa nga Tagalog talaga, as in lumang Tagalog pa nga. May puntong Tagalog pa nga, di ba? Pero yeah, I guess, okay naman siguro kung ang aking communication skills, di ba? Kung meron man ako mga bakil-bakil, stutter-stutter, konti lang. Kung may mga filler words man tayo or mga, di ba? Or kahit yung mga dead air, konti lang naman siguro. O, nilalait nila tayo, pero ibang mga vloggers na yan, mga bulag, nagbubulag-bulagan. Ano kaya ang napapala nila? Bakit sila nagbubulag-bulagan? Imposible na vlogger ka, pero hindi mo nakikita ang kainutilan ng Kuting na ito. Ha? Mahal ang bilihin ng ako sa Blay. O, iba ang pangako ng kampanyahan kaysa sa ginagawa ngayon. Sabi, friend to all, enemy to none ngayon. O, friend to anemica, enemy to everybody. Right? So, nasa tama pa bang pag-iisip yung mga sip-sip vloggers na yan? So lahat ng mga vloggers na bulag pa rin hanggang ngayon, either tanga sila or may napapala. Imposible maging vlogger ang isang tangang vlogger, mga kuya.
or vlogger na bobo, nagbubububuhan na lang yan, nanlilin lang na lang ng followers. Yan ang sinasabi ko sa inyong atit kuya. Or maybe hindi talaga nila, hindi nila to forte, itong politics. Kasi ang ibang mga sip-sip vloggers, mga atit kuya, mga nagbablog lang naman yun sa Dolomite Beach eh. Hindi ko sila minamaliit. Kasi kung tutusin, mas malaki nga yung channel nila kaysa sa akin. Nasisilip ko yung ibang channels ng mga ensaymada or ng mga sip-sip vloggers na samba pa rin kay Kuting. Mga vloggers yung dati na nagla-live lang doon sa Dolomite Beach, kanino bang proyekto yon? Kanino bang administrasyon yun? Tapos kay Kuting kayo sumasamba ngayon? Diba? Ay! Sabotahin match ang live natin. Anyari, sandali! Hoy! Biglang napuputol ang live natin. Hello, napuputol ang live natin sa ano oh? At least hindi ka nasinga sa harap ng cam habang kaus... Ay, si ano, si... Paminsan-minsan kapag sinisipunan. Si Taning? Ate Max Lasqueri? Wala nang gustong mag-teacher. Itong mga ST naman, nagko-call center na nga, hindi daw worth it lahat ng work versus salary ng... Yes, correct po yan for Ma'am Raga. Daming trabaho eh. Whereas kung sa call center, kapag out mo, hindi mo nabit-bit ang trabaho mo sa bahay. Ano nga pala ha? Kung tutuusin, dapat kung ang i-career yan. Pwede kasi kaming work from home, lalo kung malaki yung sweldo, ang lakas pa naman ng internet ko. Pabor na pabor sa akin mag-call center ngayon, atat kuya. And for sure, malaki ang kikitain ko dyan. Sabi nga ni Mama Nak, ipakilala ko Nak, ang sinisweldo ngayon na umaabot daw ng 40,000 or more. Kasi may mga kilala si Mama call center. Nagtataka kasi si Mama kung bakit ayoko nang bumalik sa call center. Eh, ayoko nga magturo eh. Ayoko nga bumalik sa call center. Di lalong ayoko magturo. Eh, bilhin nyo, 40K work from home. Laki na nun na. Pero dapat mas malaki pa dyan. Okay. Wala naman daw interruption sa main channel natin pero sa Princess Mavi 2, bigla tayo naputol eh. Okay, let's proceed to the next topic. Or the main topic itself. Hindi na nga nakatiis si PRRD mga ate at kuya at nasa bonang bonggang-bongga si Marcos Arcoting Jr. Buti nga sa'yo. Deserve mo na. Deserve yarn. Okay. Pakinggan natin mayamiyang konti si PRRD at nakakaloka ang mga pasabog ng dati nating Pangulo. Si Kuting daw ay second year college lang palang tinapos. Ano Kuting? Booking. Diyos ko po, nabudol talaga tayo mga ate at kuya. Diba? Hirap na hirap nga kami ipagtanggol dati si Kuting na yan nung panahon ng kampanyahan. Ako po ay, diba, dati na mga supporter niya. And kapag tinatanong nga, hindi namin alam po ano yung sasagot. Oh, hindi ka tapos, diba? O ano tinapos mo nilalaid kasi si Kuting? Eh, syempre, ang kalaban si Lugaw, abogada. Lawyer si Lugaw eh. Although may mga feedback, si CBFF Lenlen rather. Although si BFF Lenlen ay nakailang takedown ng bar, yun naman yung pambanat namin kay BFF Lenlen ko, Lenny Robredo, na eh, nakailang take ng bar, nag-flop naman yan sa bar, o at least naging abogado, baka nakatatlong take si Lugaw, di ba? Ay, si BFF Lenlen rather. Oh, tapos sabi, ay, si Marcos Jr. nga na yan, di ba nakatapos ng kolehiyo. Nasa ng diploma, may nahanap. Ang palusot nila, ay kasi ano eh, yung second year, yung two-year course doon sa UK, equivalent yun sa four-year course sa Pilipinas, equivalent sa diploma, yung certificate ni Kuting, ganun. Hirap na hirap kami ipagtanggol si Kuting, ngayon na-booking ka, no? Bakit nga ba nagpa-presscon si PRRD sa Grand Mensing Hotel sa Davao kagabi or kahapon? Dahil nga po sa parinig ni Kuting na nakakakilabot daw at binenta na, no, ikinompromiso na daw ni PRRD ang teritoryo natin. When we say territory, lupa ng Pilipinas at territorial waters. Yung mga dalampasigan natin na aabot hanggang 13 nautical miles, no, mula dyan sa tabing dagat hanggang doon sa 13 nautical miles. Maybe yung abot ng tanaw natin, no? So ganun daw ang ginawa ni PRRD. Ano ang ibinenta sa Pilipinas, Kuting, na teritoryo natin? Aling isla ng Pilipinas at anong dalampasigan ng Pilipinas na within 13 nautical miles ang pag-aari na ng China? Sa pagkaka-check ko kanina at pinakita ko naman sa inyo, di ba, mga atit kuya, or tingnan, panoorin nyo sa maigsing video natin, na nasa 395 nautical miles ang Ayungin Shoal pa lang, ang layo. Hindi nga natin yung teritoryo. We only have sovereign rights there. Nakikiagaw lang din tayo doon. So pinapayagan tayo mga isda. Meron tayong BRP Sierra Madre dyan sa west na yan. Oh. Pero hindi natin yung teritoryo. Hindi, wala ngang lupa doon eh. Mababaw lang na parte ng dagat, di ba? Bakit nakapagtayo ang mga Chino dyan ng kanilang military base, ng kanilang mga hangar dyan?
ng parang radar system nila dyan sa South China Sea. It's South China Sea and not West Philippine Sea. Dito kinuha ang panambak sa Pilipinas, panahon pa lang ni Ngoy Ngoy. Ang alam ko, panahon pa nga lang ni Madam Gloring, natambak. Naghahakot na. I think parting Zambales at parting Bulacan, if not Pampanga, kinuha ang mga panambak. May mga kwari-kwari. Para yung mabababaw na parte ng dagat dyan, malagyan ng artificial islands ng mga China dito, binili sa Pilipinas. Alangan, Pilipinas ang pinakamalapit dyan eh. Alangan, manggagaling pa sa China or sa Thailand or sa Hong Kong or sa Vietnam, yung lupang panambak, ay di, lawak-lawak naman po ng South China Sea na yan. Ang laking dagat naman yan. Siyempre, dito sa Pilipinas, bakit pinayagan, bakit nagbebenta tayo ng panambak dyan? May kasabwat sa Pilipinas ang China noon. Hindi pa yan panahon ni Tatay Digong. Tapos ngayon si Kuting sasabihin, nakakakilabot, nakipagkasundo na si PRRD sa China at nakompromiso na. So malamang binenta ng teritoryo. Ano mong gusto mo palabasin, Kuting? Na binenta ni PRRD ang Pilipinas sa China? Tapos hindi mo naman alam kung anong kinikilabot mo. Eto ngayon, nasupalpal ka ni PRRD, di ba? O biglang nagpa-press kung si PRRD sa sobrang galit na mura ka. Shoot ng ina mura o shoot ng ina mo. O ayaw daw ni PRRD magmura, pero ikaw ang naglagay sa kanya sa ganitong posisyon na nagagalit na ang dating Pangulo. Binawi na nga yung sinabi niya na ikaw yung bangag noon at jodiktiba na presidential ball, nagkokokaina. Iba binawi ni PRRD sa pangalawa, hakbang mag-abang kayo sa Linggo. Ha? Hakbang ng maisog April 14 sa Tagum City, at nga pala ginugurgur nila yung gobernador doon. Di pa ako sinuspindi ni Kuting. Like for 60 days, so 2 months yata suspended yung gobernador doon dahil binigyan lang ng, allegedly binigyan ng permit na mag-rally ang hakbang ng maiso. Wala namang ginawang kasalanan yung gobernador, sinuspend bilang parusa, allegedly. Pag-usapan natin sa mga susunod na vlog yan. Meanwhile, pakinggan natin si PRRD, binoking ni PRRD ang sekreto ni Kuting. Hindi ka naman pala college graduate ng inanitan mo ka. Pasalamat ka, hindi requirement yan sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kasi requirement lang marunong bumasa at sumulat. So kahit ikaw ay hindi nakatungtong na elementarya, basta marunong kang bumasa at sumulat, pwede kang presidente ng Pilipinas. Nakakaloka, di ba? Bago ka maging pulis, dapat pasado ka sa NAPOLCOM exams. Bago ako maging teacher, dapat akong pumasa sa LET. Licensure examinations for teachers, mga ate at kuya, or board exams. Bago maging abogado, ang isang lawyer, dapat siyang pumasa ng bar. Or abogado na siya, pero syempre, kung gusto niyang maging lisensyado, mag-take siya ng bar exams. Grabe ang pagdurusa, tapos ang presidente ng Pilipinas dapat marunong lang bumasa at sumulat. Kahit grade 1 lang ang inabot mo, mga ate at kuya, basta't ikaw ay hindi no read at no write, pwede kang maging presidente ng Pilipinas. But still, no, we deserve better. Okay, si Kuting pala ay second year college lang. Pakinggan natin ang dating Pangulo sa kanyang pananabon kay Kuting dahil nga hindi na napigilan ni PRRD ang init ng ulo. Deserve mo ang pagmumura, Kuting, ha? Inanitan ka. O, deserve mong balahurain dahil nakakagalit ang mga ginagawa mo at lalong nakakagalit na mukhang balak mong isabak sa giyera ang Pilipinas. Kinakausap mo ngayon sa Anemica, ang US at Japan, yan naman ay mga dating conquerors ng Pilipinas ng inanitan mo ka. Let's listen to PRRD. Ngayong agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga militarya, nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko. Ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Me, dumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs, undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Diana, well,
si David Dapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo nag kunting nag kaya ako mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po iyan, dumaan ako dyan. Any question? Okay. So, Kuting, parang ang message dyan ni PRRD, anong ang ikinakikilabot mo? Eh, knowledgeable si PRRD when it comes to foreign policy, foreign relations, di ba? Pakikipag-usap sa mga leaders. Hindi katulad mo, second year college ka lang pala, Kuting. Ang alam ko mga dad, kuya, when I studied secondary education, yung first year namin, parang review lang ng aming high school subjects. Nandun naman, algebra, chemistry, physics, earth science, ganyan. And siguro may introduction to our major subjects. Same with second year college. Hindi pa siya bugbugan. Nung third year namin, ang dai-dai na naming major subjects. Nung fourth year, nandun na yung praktiko, mas malala, di ba? Oh. Parang nandun na yung mastery mo ng yung majorship or something. Nandun na yung mga malalang, mga bugbugan na mga major subjects. Nandun pa yung OJT mo, yung practicum mo nga. Nandun na kami, nagpa-practice teaching na kami sa fourth year. Doon na yung malala. Lalo third year. Pareho lang. Pero yung mga first year, second year, hindi pa mga bugbugang subjects yan. Eh. Kaya, Kuting, palalabasin mo na ang ginagawa ni PRRD illegal or parang kabobohan or parang gusto mong sabihin nag-benefit si PRRD sa pakikipag-usap kay President Xi. So, kinikilabutan ka na parang ibinenta, sabi mo, ikinompromiso or ibinenta ni PRRD ang mga teritoryo ng Pilipinas. So, pag-aari na ang Pilipinas ngayon ng China? O bakit hindi nakawagayway dito ang Chinese flag sa Pilipinas? Kung ibinenta man to ni PRRD. Nililin lang mo lang ang taong bayan at pinalalabas mo na demonyo ang pangulo, 'di ba? May mga caricature nga ngayon, may mga ano ngayon, may effigy ngayon na sinusunog eh, na ni ano President Xi Jinping, Diyos ko, Ginoo ko. Ang may mga nagrarally ngayon pero hindi effigy ni Kuting ang binabalandra or ginagawang caricature diyan sa Manila. May nagrarally ngayon na gumawa ng effigy ni President Xi Jinping ng China at nilagyan ng sungay. Diyos ko po, talagang ginagalit ang administrasyong Kuting ang bansang China. Gustong administrasyon ni Kuting na makipag-gyera sa China. At ang gusto mong masisi dito balang araw, Kuting, kung sakali mong magkagulo na nga, ay si Pangulong Duterte. Dahil ang gusto mong palabasin, si Pangulong Duterte ang nagbenta sa Pilipinas, kaya nag-ahari-harian ng China at binubuli tayo at kinakawawa tayo dahil si PRRD ay nagpa-under kay President Xi or sa bansang China. Saka sakaling magputukan man, ang gusto mong masisi si PRRD, kaya galit na galit si Tatay Digong sa'yo, huwag mo siyang gawin popo. At ang meeting niya with President Xi, nandiyan naman si Anyo, sekretary niya yan dati, sekretary mo pa rin. Alam ng mga dating secretaries ni PRRD na kasama sa mga biyahe niya sa China kung ano ang napag-usapan, tanungin mo. And even Enrile, sabi ko nga, alam ni Enrile kung sino ang totoong nagbenta sa Pilipinas at kung ano mga claims natin dyan. Ah, sino yung pabalik-balik sa China ng 17 times according to Enrile? Hindi mo matanong yung Tito Johnny mo, ay nakatira rin sa palasyo, Kuting? Siga ka lang, Kuting, kasi nga paalis ka ng Pilipinas, kaya mo sinabi nakakilabot yung ginawa ni Tatay Digong. Diyos ko po, gusto mong mapalipat kay Tatay Digong ang galit ng Pilipino sa'yo or at least yung mga natitirang naluloko nyo, gusto mong magalit kay PRRD? Ha? O, hindi na supalpal ka ni Tatay Digong? Huwag mo siyang pagmumukhaing bobo or traitor sa Pilipinas or hindi nakakaintindi ng kanyang ginagawa nung siya'y dating pangulo dahil mas mataas ang aral niya sa'yo. Yan ang problema ko. Naloko kami na marami kaming nakakaramdam na ngayon or natauhan na nabudol. Ang taas ng standards at diba, yung level of standards si PRRD, isang prosecutor, dating nasa executive naman na abogado, prosecutor pa, nakakaintindi ng foreign relations, foreign policies, foreign international laws. Tapos ang pumalit second year college, nabudol talaga tayo.
Hindi lang yan. Borges, si Kuting, elite. Tumira sa Forbes. Sa mga lugar ng mga mayayaman na hindi napapasok ng mahihirap. Paalis-alis ng bansa, may sariling sasakyan, pagpupunta sa mall, pupunta sa galaan, sa kung saan-saan sila mag-hangout, magpa-party, safe na safe. Hindi nila nakikita ang mga informal settlers, nandidiri sila sa mahihirap na Pilipino, malamang pag may mga kumakatok sa sasakyan ng mga yan kapag nata-traffic, na mga namamalipos, pakadiring-diri ang mga inanitan. Yan ang mahirap na nag-upo tayo ng elite, mga ate at kuya. Walang compassion sa mga maralita at ngayon nanlilin lang pa. Natatakot sa allegedly na kinikilabutan daw siya sa secret agreement ni PRRD. Hindi naman niya alam kung ano yung secret agreement. At sabi nga ni PRRD, walang secret agreement. Walang sekreto. Dahil nung nakipag-usap siya kay President Xi, may mga kasama siyang secretaries. May mga kasama siya, may mga delegation siyang kasama. Walang sekreto. Naririnig ng iba. At ang iba nga yan, empleyado o hindi empleyado, appointees pa ni Kuting. One of them is Eduardo Anyo. Tanungin mo, Kuting, kung ano ang secret agreement. Hindi yung para kang lutang na may kinatatakutan ka nang hindi mo alam. May nagkwento lang sa'yo na ano, may multo sa balete. Ay, natakot ako. Bakit? Ano ba yung multong yun sa balete? Ano ba yun? Ay, hindi ko alam. Baka bakla siguro yun. Or babae. Basta may multo daw dyan sa balete. Kuting, na paghahalata kang lutang or maybe somebody is giving you a prepared answer sakaling matanong ka. Pero ang mga issue na ikay nagpupulburo, nag-testify, nag-willing to testify nga yung PIDEA agent na pumirma, yung mga documents pa lang yun, hindi made of AI, di ba? Yun ay totoong documents. Willing tumistigo sa Senado, sa lower house, kung sakaling ipatawag na totoo, under surveillance ka noong 2012, hindi mo sinasagot. Magaling din ang nag-a-advise sa'yo, no? Gusto mo mapunta ang galit ng taong bayan, hindi sa pagpupulburon mo at hindi sa kainutilan mo na hindi mo kayang pagbabain ang presyo ng bilihin, ang mahal-mahal ng bilihin, di ba? Pahirap ang Pilipinas, grabe ang corruption, talamak ang krimen, talagang bulok ang administrasyon mo. Gusto mong magalit ang taong bayan at makalimutan panandalian na mahal ang bilihin at naghihirap ang mga Pilipino. Ang galing din na nag-a-advise mo, nga lang hindi mo alam kung anong dapat mong kakilabutan. Mangilabot ka sa galit ng taong bayan. Malapit ka na raw. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pag-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. May mga nare-receive kasi akong mga text or chat mga ate at kuya. And I have heard this to on Miss Maharlika's channel na malapit na raw yung pamunuan ni Kuting. Hopefully nga, no? Inip na us. Malapit na ba talaga matupa yan? Inip na us. O, kailan ba? Sawa na kami, two years pa lang yan. Magta-two years pa nga lang, di pa nga nakaka-two years. Eh, umay na tayo, di ba? Kailan ba? Inip na kami. Para bang six years na siya. Bumaba ka na, palta na yan. Visit, kending muna. Para mawala ka. Inip na kaya pala sunod-sunuran sa asawa, make sense. Sabi niya, I wrote at Luna. Preparatory and basic na ko ang mga subjects sa mabababang years in college. Correct po yan. Arnie Curtis. Thank you so much po kay Silly Ho sa 20 bucks. Ang kapal ng gobyernong Bangag Go Maui. Hindi lang makapal, budol talaga. O sa tama kayo, no? Kaya pala, sino yung comment on? Kaya pala sunod-sunuran lang sa asawa niya, sabi ni Ate Rose Ann. Ate Marisen Gregory, thank you so much po. Kumusta po dyan sa Australia? Hello, hello. How's it going daw? Doing good naman po. Eh, pasensya, baka may mga nalagpasan ako ha. So, kaya pala sunod-sunuran, 325 nautical miles pala ang layo ng Ayungin. Di ba, mahigit pa nga dyan, yun, nag-multiply ako kanina, Fernando Cuevas. Pero lagpas 300 nautical miles, hindi natin yan teritoryo. Pinangalanan lang natin ng Ayungin. Ayungin yata isda yan, ano? Isda ba yan or seashell? Para nakatikim na ako ng Ayungin. Isda ba ang Ayungin? Okay. So, kung siya, yun nga pala, no? Ano na yan eh, wake up call na yan sa mga Pilipino. What? Second year college? Tapos yung asawa, maestra dati, tapos abogada pa. Ay, maa-under ka nga.
ako mga ate at kuya, no, kung ako man ay nagkaroon ng pag-ibig in the past, natatalo ko ang personality ng aking, 'di ba, ng aking other half talaga, ng aking juwawawa noon. Bakit? Kasi mataas ang aral ko kaysa doon sa naging jowa ko. Si tawagan ng jowa talaga. Naging BF ko. Maa-under ko talaga. Kasi nga, wala. Tuwing magsasalita, mapupuna ako. Tuwing mag-chat-chat, ano na naman to, mali-mali ka na naman ng ano, hindi ko maintindihan mga diba, mapupuna mo lagi. Tapos pagka, yan, may kipag-usap sa, mag-send ng message akong sino, wag ayusin mo kayong mini-message mo, mapagtatawanan ka sa spelling mo, sa punctuations mo, mapupuna ko. So, diba, makakaramdam ng mababang self-esteem or nakaramdam ng mababang self-esteem yung ex ko dahil ganun nga, mas mataas ang aral ko sa kanya. So, hindi malayong sikuting ganyan din. So, bakit naging presidente yan? Magaling umiwas sa tanong si Kuting eh, right? Nung panahon ng kampanyan, nung panahon ng labanan nila ni Lugaw, tinatanong sa credentials, tinatanong sa kanyang sa mga tax evasion thingy. Puro paiwas ang tanong. Even si Senador Amy lagi rin si paiwas. Parang pamilya nila magaling sa mga paiwas na questions, no? Technique nila and they succeeded. Makakalungkot. Kending muna na magalang lungkot. Pa rin forever sa honesty. English ko din sa salita ng kahit ano pa rin English ko na ang harap sa nahihirapan ko mga isda yan ang yata ang ayungin sabi ko sa ni Kao Pakarat ba isda pala yun Alites nila Kuara Fam Canada, hello. Thank you po kay Kuya OFW Bangag at Paranoia. Alam na this. Parang epekto yun eh. No? Yung paranoia. Kung ano man ang kinabangagan. Also, Ate Jenny, she gives us again $5. Keep up the good work. Thank you so much po, Ate Jenny. Pa-English-English daw si Kuting sa interview. Kasi nga, sa UK nag-aral eh. Pero nung tinanong daw ng Australia, nautal-utal. Actually, kahit dito sa Pilipinas, nauutal siya mga ate at kuya. Kailangan may prepared speech siya. Parang yun na lang ang trabaho niya. Ipaganda siya ng isasagot sa tanong. And maybe yung mga tanong, ni-ready na rin for the media. Right? Diba, ang itatanong ng media, ano masasabi mo sa secret agreement ko no? Sabi ni Harry Roque, may secret agreement ko no si PRRD with President Xi. O si Kuting, nakaka-ready. Nakakatakot! Tapos nung may follow-up question, ano nakakatakot? Ano pa po ang naman ng secret agreement? Ay, hindi ko, secret agreement? Eh, hindi ko po alam. Basta ibinenta na yata yung ating teritoryo. Lentik, ano binenta? So, kumita si Tatay Digong. So, si Tatay Digong ay kurakot. Ina mo kakuting. Mainit ang ulo ko. Salamat po sa mga nagpakulay sa ating live para lumamig ang aking ulo. Mag-iingat po ang lahat and God bless special mentions na nanonood sa Princess Maui 2. Kung hindi pa kayo subscriber ng backup channel natin, hanapin nyo na po Princess Maui and then number 2. Mag-subscribe, pindutin din po yung bell icon para every time na nag-live ako or mag-upload ako ng video ay may notification sa inyo. Kung hindi man silip-silipin nyo lagi, no? Kasi minsan sumasablay ang YouTube. And special mention sa manonood mga naka-premiere nating video, yan po yung mga maiiksing discussion natin dito sa ating live at ina-upload natin sa Princess Maui 1. Mag-iingat po ang lahat and God bless. Class dismissed. Bye! Kung pa umalir, para kompleto na kung sa lanta, kung doon tuloy na eskwela.